tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Yun ang gusto kong damit, ate. Bagay yun sa akin. O di sige, bilhin mo. Talaga, ate? Mukhang sumahod ka na. Bakit? Tuwing sahod lang ba tayo pwedeng mag-shopping? Talaga, ate? May tira ka ngayon? Ang bait-bait talaga ng ate ko. Napakapalad ko talaga at nagkaroon ako ng ate na tulad mo. Bukod sa maganda na eh, mabait pa. At higit sa lahat, ay mapagbigay pa. Asus! Nambola na naman ang maganda kong kapatid. Ayaw kayong dalawa dyan. Halina kayo dito. Ayaw na ang nangitay nyo. Tinatawag na tayo. Ah, sandali lang, inay! Ipag-shopping pa ako ni ate. Ay, nako. Ikaw, Irish. Wala ka nang ginawa kundi magpabili ng kung ano-ano sa ate mo. Ay, isa ka na yung shopping-shopping na yan. Marami ka pa namang damit eh. Ang inay naman, napaka-gigi. Si ate naman ang nagbubuluntaryong bilhan ako ng damit eh. Eh ano kung nagbuluntaryo? Kinukulit mo siguro. Hindi nga. Siya nga itong nagsabing pumili ako ng gusto ko eh. Siya nga naman, inay. Ako ang nagsabing bilhin niya ang gusto niya. At kayo rin oh. Pumili kayo ng gusto niyong damit. At bilihan nyo na rin si Itay ng polo niya para hindi magselos. Oh, kita nyo? Sabi ko na sa inyo eh. Pero anak, sa susunod pang linggo ang sahod mo, baka mabawasan ang budget at allowance mo. Hindi ho, inay. Kasi natanggap ko na yung commission ko at medyo malaki-laki rin ng konti. Kaya sige na ho, mamili na kayo ng gusto nyong damit. Sige na, ako nang bahala. Ano ba kayong dalawa? Wala na ba kayong alam gawin kundi ang mag-shopping? Heto na naman po tayo. Pagkatapos manermon ni Ermat, si Airpat naman ngayon. Huwag kayong mag-alala, Itay. Maroon kayo ulit bagong polo. Tingnan niyo ang polo niyo, Itay, oh. Branded pa. Ikaw ha, sa tuwing isasama ka ng ate mo, eh lagi ka na lamang nagpapabili. Hindi ako nagpabili kay ate, no? Si ate ang nagboluntaryong bilhan ako eh. Hindi ba ate? Pati nga si inay, may bagong damit eh. At syempre, pwede naman makalimutan ni ate ang ama ng tahanan. Mayroon din kayo syempre. Ikaw, Lani ha? Pinamimihasa mo tong kapatid mo. Siya nga naman, Lani. Huwag mong sanahin tong kapatid mo sa kahingi sa'yo lagi. Bakit ikaw naman ang mawalan? Naglalambing lang naman itong kapatid ko eh. O itay, inay, pagdating natin sa bahay, isukan nyo kaagad ang napili ko para sa inyo. Para kung maluwag o masikip man sa inyo, maibabalik pa natin. Oo na. Oo, oh, naririto na pala tayo sa bahay eh. Nga pala. Yun na po, bumaba na tayo. Oh, bumaba na kayo. At ako'y mamamasada pa. Ha? Hindi na kayo akit sa bahay, Itay? Umakit muna kayo sa bahay para maisukat ninyo itong nabili nating polo at pantalon ninyo. Nako, madali nang gawan ng paraan yan. Ang importante ay marami akong pasahero ngayon. Ito na nga, labasan na ng mga estudyante eh. Ikaw, Iris, wala ka pa rin bang pasok? Ihahatid na kita sa school bago ako kukuha ng pasahero. Hapon ang klase ko, Itay. Sige. Debang, yung binili nating isda, iluto mo na kaagad at nang makakain ako kaagad pag-uwi ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang
alam mo, asawa ko. Mabuti na lamang at ikaw ang naging asawa ko. Talaga? Akala ko ba ang pinagsisisihan mo ang pakikipagtaanan sa akin? Eh, hindi ah. Oh, hindi ba? Madalas mong mabanggit doon na nagsisisi ka sa pakikipagtaanan sa akin. Eh, ito naman. Saka ko lang naman yun nasasabi pag naiinis ako sa'yo. Dahil sa totoo lang, maligaya ako sa piling mo. Sigurado ka? Eh, oo. Lalo na nagkaroon tayo ng magaganda at mababait na mga anak. Oo, at kung meron din akong ipinagpapasalamat sa ating Panginoon, yun ay ang pagkakaroon natin ng anak na bagamat yung isa eh abusada, kung minsan eh malambing naman. Eh, nagre-reklamo ka gayon na naging abusada yung si Iris, eh sino bang nag-spoil sa kanya? Hindi ba't ikaw rin? Pagpapakitan ko lang naman ng pagmamahal yon sa kanya eh. Ay, nako. Pwede mo namang ipakita ang pagmamahal mo sa mga anak mo sa ibang paraan. Eh, sa tingin ko naman eh, may pagbabago dun sa bunso mo. Hindi na nga siya katulad ng dati. Anong hindi katulad ng dati? Tignan mo nga kanina. Nagpasama lamang ang ate niya eh kung ano-ano na ang ipinabili. Kunwari ka pa eh, ikaw tong tuwang-tuwa dun sa damit at sapatos na binili sa'yo ni Lani. Eh, bakit hindi ko tatanggapin eh binili na niya? Eh, ang sabi naman eh, commission lamang daw niya yun. Kaya hindi niya mababawasan ang buwan ng sahod niya. Isa pa, paminsan-minsan lang naman eh. Kanya-kanya sila ng personalidad na dalawa at hindi natin sila dapat ikumpara sa isa't isa. Oh, ihanda mo na yung higaan natin at ako inaantok na. Darating daw ang paborito kong basketball player dito sa bahay natin. Note tayo, ha? Kailan daw? Sa makalawa. Ano? Sa makalawa? Eh, bakit hindi sinabi ka agad sa akin ng makapaghanda ako? Eh, ngayon nanding itinext sa akin ng kaibigan ko eh. At alam mo, hindi lamang siyang darating, kundi pati na rin ang paborito kong artista ay darating. Pero teka, hindi ba't final exam mo sa susunod na linggo? Oo, ate. Pero okay lang. Nakapag-review na ako nitong mga nakarang araw. At huwag kang mag-alala, ate. Dahil magaling ako sa cramming. Huwag kang ang magpapaniwala dyan sa cramming-cramming na yan. Dahil nagpapa-mental block ka. At sakang kuhan pupulutin ang mga grades mo. Eh, dingan pa lang mag-review na ako. Para kahit hindi na ako mag-review sa makalawa, ay ayos na. Ano? Di na wala rin yung marireview natin kung manunod tayo ng basketball tournament. Ate, alam mo, minsan ay nabanggit ng teacher ko na kailangan daw ay relax ang utak natin bagong exam para sa araw ng pagsusulit, eh hindi tayo marami tayong maisasagot. Tama. Kailangan naka-relax ang utak bago ang exam. Yun ay kung makapag-review ka ng dire-diretso sa mga nagdaang araw. Eh kaso, hindi ka pa nga nakapag-review. Nagde-depende ka na sa kagalingan mo sa cramming-cramming. Hindi bali, ate. Epektibo naman sa akin ang cramming eh. Kaya walang problema. Huwag mo akong ikumpara sa sarili mo. Dahil aminado naman ako eh. Mas magaling ka sa akin, ate. Oo, mas magaling ka nga sa akin kung tutuusin eh. Dahil ako, kailangan ko pang mag-aral na mabuti. Eh, samantalang ikaw, cramming lang ginagawa mo. Nakakatsamba ka pa sa top 10 kung minsan. Oo, paano ate? Nood tayo ng basketball tournament sa makalawa, ha? Hay nako, ewan ko sa'yo. Pag-iisipan ko pa. Ang mabuti pa, ngayon pa lamang pag-usapan na natin kung ano ang gagawin natin sa kaarawan ni Itay.
Kayong dalawa. Umahon na kayong dalawa dyan. Kanina pa kayo tinatawag ng inay ninyo. Sandali lang, itay. Ngayon pa lang kami nag-i-enjoy ni ate. Lani, yayain mo na nga yung kapatid mo dahil hanggat hindi mo yan niyayayang umahon eh, hindi pa yan aahon. Irish, umahon ka na dyan. Si ate ang sabi na mamaya pa kami aahon eh. Irish! Oh, hindi ba ate? Sinabi ko na nga sa'yo na aahon na tayo kanina. Pero sabi mo mamaya pa. Lani naman, ikaw palang pasimuno dito sa kapatid mo. Ho, eh, kwan kasi, itay. Ano ka ba naman, Lani? Ikaw tong nakakatandang kapatid, ikaw dapat ang nagbibigay ng magandang ehemplo dito sa kapatid mo. Hindi yung ikaw tong nangunguna para suwain kami ng inay ninyo. Oh, sige, umahon na kayo dyan at nang makakain na tayo. Ang ibig bang sabihin, hindi pa rin kayo kumakain ni inay? Hindi pa. Hinihintay nga namin kayong dalawa para sabay-sabay tayong kakain. Naku, bukas na pala ang basketball tournament, no? Oo, kaya ihanda mo ng panyo mo na pamunas mo ng pawis ng paborito mo ring basketball star. Bakit? Tutuloy ka pa rin ba? Kahit hindi mo kasama ang ate mo? Oo naman, pwede mo namang hindi ako tutuloy. Eh, paborito kong basketball star ang pupunta dito. Kaya samahan mo ko. Eh, bakit kasi wala ang ate mo? Nagkataong may trabaho siya. Kaya hindi niya ako masasamahan. Kaya tayong dalawa na lang. Eh, pero mag-exam tayo sa linggong ito eh. Ikaw naman eh. Napaka-studious mo. Marami namang araw yung aral-aral na yun eh. Kaya samantalin natin. Sa ginagawa mo? Ito naman, napaka-kiji. Hindi ka ba nagagupuan kay... ang gwapo po, ang gwapo talaga. I love you! Ang gwapo-gwapo mo! Galingan mo! Uy, tumahimik ka nga. Mamaya may makakita sa atin dito eh. Sumbong pa tayo sa mga magulang natin. Walang makakakita sa atin. Dahil lahat sila ay nakatutok ang mga mata sa dalawang nagugupuang lalaki. Shoot mo! Woo! Ang galing-galing mo! Galing-galing mo! Ang gwapo-gwapo ni James Yap, no? Uy, saan tabi mo muna yung kilig mo? Magre-review ka na habang wala pa si Sir. Okay lang. Katabi naman kita eh. Naku, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Alam mo namang hindi mo ako matitiis eh. Taas mo lang ang papel mo mamaya. Morning, Sir. Morning, sir. Good morning. Ay, pero friend, kung merong... mas pogi kay James Yap. Ito na oh, nasa harapan na natin. Uy, kaba, sinong nasa harapan natin? Wala namang nasa harapan natin kundi si Sir ah. Si Sir nga ang tinutukoy ko. Ang gwapo rin ni Sir, no? May nobya kaya siya? Babaeng ito, dami-dami mong crush. Di ka na ba nakontento kay Pingris? Pati si Sir eh, dinadamay mo pa. Iba naman kasi ang kagawpuhan ni Sir. Iba ang dating eh. Class,
Are you ready for exams? Yes, sir! Okay, put away all your things except your ballpen and your test booklets. As we are about to begin, your exams. At 1 to 20 kaagad ang test 1. Wala akong alam ni isa. Paano ko ito? Ay, hindi bali. Sagot ng best friend ko ang problema ko. Friend, itas mo naman ang kwan. Ipapel mo kundi. Hindi ko makita eh. Eh, makikita tayo ni sir eh. Ni isa wala akong alam ni isagot. Kaya pa-copy naman. Ano? Test 1 ka pa lang? Wala ka talagang nasasagot? Eh, mangungupya ba naman ako kung alam ko? Sige na naman oh, wala pa akong nasagot. Ayoko nga, naroon sa harap si Siri. Naroon nga siya sa harap, pero nagsusulat naman sa blackboard. Hindi ba sinabi ko na sa'yo noon? Nanood ka pa kasi ng basketball game eh. Oh, hindi ka pa nagre-review. Ang dami-dami pang sinasabi. Sige na, itas mo ng konting papel mo para makopya ko na ang nasagot mo. Sige na nga. Oh, ayan oh, dalhin mo. Ay! Oh, ito, kopyahin mo na. Dali! Sandali lang. Dalhin mo. Patingin ng buti, hindi ko maintindihan yung sulat kamay mo eh. Sige na. You two both cheaters. Get out from this room, right now. Sir! Nahuli sila. Nagkukopyahan. You two both cheaters! Get out from this room, right now! You two, Iris Salcedo and Julie Canlas, get out from my class right now! Pero sir... Wala nang pero-pero. Alam ninyo pareho kung anong ginawa ninyo. Kaya leave this room right now. And do not come back again unless you bring your parents or guardian. Tuloy ako, nadamay sa'yo. Huwag mo nga akong sisihin. Ang mabuti pa, mag-isip na lang tayong paraan kung paano tayo makakapasok na muli sa klase natin kay Sir. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ni Sir? Hindi tayo makakapasok sa klase niya hanggat hindi natin dinadala ang mga parents natin. Naniwala ka naman. Kunwari lamang yun, no? Ano tayo, mga high school students? O paano? Kung hindi, pupunta ang mga magulang natin. Oh, di ilalabas ko ng huling para ako. Na ano? Basta, makikita mo sa susunod nating klase. Nasa loob na tayo pareho ng klase niya. Ano ang paraan ni Iris para sila makapasok na muli sa kanilang klase? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola,
Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kaisaran ng ating suyuan, lagi kong natatanda.